Hello mga friendship! Welcome back to my channel. It's me again, Jenny Apelo. For today's video, isishare ko naman sa inyo kung paano linisan ang inyong mga alagang aso using apple cider vinegar. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like and subscribe my channel. So, yun mga friendships, so, isishare ko sa inyo kung paano ko nililinisan ang aking malagang aso using apple cider vinegar. Actually, ang apple cider vinegar, marami siyang benefits sa atin. So, isa rin siya na nakakatulong para sa ating mga alagang aso. So, ito yung apple cider vinegar. Ito siya. So, available naman siya sa mga supermarkets or groceries. Kung wala naman kayo neto, pwede nyo naman gamitin ang white vinegar kung anong available sa inyo. Ang vinegar ay nakakatulong din na pampatay pulgas or garapata sa inyong mga alagang aso. Itong apple cider na to, actually ginagamit ko siya, hindi siya everyday. Alam naman natin na yung mga alagang aso ay hindi pwedeng paliguan araw-araw yan. So, kailangan mga twice a week or once a week lang. So, itong apple cider na to, nakakatulong siya na mabawasan ang amoy ng inyong mga alagang aso. Dahil minimaintain niya yung pH balance or nakakatulong siya na malesen yung odor ng inyong mga alaga. Siya, yung iba naman, ginagamit ito pamatay or pangbawas sa mga garapata kung meron man ang inyong mga alaga. So, kailangan nyo lang i-prepare ay ito nga yung apple cider. And then, sabon. Itong ginagamit ko, yung bar. So, depende sa inyo kung ano yung prefer nyo or kung anong meron kayo na ginagamit sa inyong alaga na sabon. So, yun, kahit anong. Next naman, towel. Ayan, malinis na towel. And then, next naman, water. BC na may water. Ayan. So, pasensya nyo na yung aking planggana. Medyo maluma na siya. Ayan. So, ang gagawin natin, prepare natin ang ating planggana. So, ito. And then, maglalagay tayo ng apple cider. Kahit, siguro kahit isang cup lang na ganito. So, ayan. Or dalawa. Dalawang takip. So, ayan. So, once na nakapag-prepare na kayo, ang una nyo munang gagawin, sabunan nyo muna yung towel ng basa. So, nabalawan ko na siya, nasabunan ko na siya. So, nasabunan ko na siya. Ayan, yung towel. So, basa na siya. Ang gagawin nyo muna, pupunasan nyo muna yung alaga nyo aso. So, ganito ang gagawin nyo. Ang importante lang naman din yung sa mukha. Kasi dyan na mumuuyo mga muta-muta, tsaka yung dumi. So, ayan. So, ayan. Punasan nyo muna siya ng maigi. Ayan. So, importante din sa paa. Para hindi rin siya mag-tangles, kailangan pa ganito pababa. Ayan. Then after mo siyang punasan, ayan, mabalawan nyo na yung towel dito sa tubig na may apple cider. Ayan.
So, kailangan, ingat lang din, baka madi ano nila. Ingatan nyo lang sa mata. So, ayan. Okay nga. So, balawan nyo siya. Tigay nyo maigi. Then, punasan. So, yan. Punasan nyo nung maigi. Ayan. Sa mga kamay ulit. So, hindi pa naman sila ganun talagang kabaho. Ano, kasi kakaligo lang naman yan. Yan. Then, after nyo siya na mapunasan, kailangan nyo kumuha ng gantong suklay para matanggal yung mga buhol-buhol. So, dahan-dahan lang siya. Yan. Actually, itong vinegar na to, nakakaganda rin siya ng balahibo. Nakakapagpa-shiny din siya. And then, ang paggamit nyo na lang siguro nito every once a week. So, depende sa inyo. Yan. And then, kung meron kayong ganitong suklay, kailangan nyo ng ganito. Ang tawag yata dito is tangling. Parang tapang tanggal siya ng mga tangles. Ayan. So, malapad yung kanyang ano, parang brush siya. Ayan. Pero, ang bristles niya is hindi siya plastic. Kumbaga, ano siya. Para siyang bakal. Ayan. So, punasan na lang. Medyo may pagkamalikot itong aking alaga. So, yun mga friendship. So, ganun ko sila pinupunasan gamit ang apple cider vinegar. So, ayan. So, pinapaliguan ko naman sila twice a week or once a week. Kasi hindi advisable na araw-araw paliguan ang inyong mga alagang aso. So, if ever na gusto nyo lang silang punasan, so, ayun ang gawin nyo. Kung walang kayong apple cider, yung white vinegar lang, and then lagyan nyo lang siya sa may tubig, sa panggana ng may tubig. Ang gagawin nyo muna, so, sabunan nyo muna yung towel, balawan, and then punasan nyo muna sila. And then after nyo punasan, ang papambalaw nyo sa kanila, yung tubig na may apple cider. So after nyo punasan sila, suklayin nyo para hindi magbuhol-buhol lang yung mga balahibo nila. Sa mga ganito kasi, sa mga gantong edad na 3 months, hindi ko muna sila nilalagyan ng powder na for tick and fleas kasi medyo malaro pa sila, playful pa sila ng tong edad. Baka makain or ma-absorb ng kalaro niya. Actually kasi mga kalaro niya ay mga kapatid niya. So hindi ko muna sila nilalagyan ng powder na pang-aso. So yun mga friendship, so hanggang dito na lang ang aking video. So sana nagustuhan nyo, may natutunan kayo. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye!